former senator na si Senator Manny Pacquiao, an act declaring the last Monday of January every year as a special working holiday in observance of National Bible Day. Yan po ay Republika 11163. At kung dahil po dito, siyempre, bilang tayo lalo mga Pilipino ay laro ng ating paggalang, pagmamahal, at ang salita ng Diyos ay ipaggabay natin upang tayo ay magpatuloy sa hamon ng buhay, lalo nga po sa nakaraang 3 taong pandemya natin. Kung kaya, isa po ang karangalan sa amin pong bahagi ng San Pablo Pastor Association, kasama po ng ating mga local government, ng ating mga nagpunong lusod, Mervin Camante at ang ating pong city admin at ang ating vice mayor. Kami po ngayon ang mauna sa ating pong pagtataas ng matawat. At bilang panimula, tinatawag po si Pastor Nilo para po sa ating opening prayer. Good morning, God. Let us pray. Manalangin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa magandang araw na pinatulog niyo sa amin at sa pagsisimula ng linggo na ito, Panginoon. Lord, as we celebrate the Bible Monday para sa taong ito ng 2024, we pray that you would be with us at ikaw po ang siyang mahayag ang iyong salita, ang kahalagahan nito sa buhay ng bawat isa. Samahan niyo po kami at ang lahat ng aming sasabihin, isipin at gagawin sa umagang ito ay para sa iyo, ikaluluwalhati at sa aming pagdisan sa bulwagang ito, kasama po namin ang iyong presensya at ang pagkauhaw sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Pastor Lilo. Sa ating mga kasama na narito, ang ating mahal na mga konsihal, siyempre, kay Konsihal Jen Adriano. Thank you so much. At siyempre, kay Konsihal Armela Acevedo. At siyempre, salamat po ng ating mga department head na narito, mga assistant department head, at salamat po ng kawani ng ating pinakamamahal na lusod ng San Pablo. Gaya nga po na sabi ko, ito nga po ang ating pagdiriwang nito ay dahil nga po sa pagdideklara. Una, itong ating huling naging Pangulo, bago ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, ang ating Pangulong Ferdinand Rodrigo Duterte ay nag-sign po ng isang proclamation number 124 declaring January as National Bible Month. At ngayon nga po, ang tema natin ay God's Word, the Bread of New Life. At tunay po na ito ay nagbibigay sa atin ng katangian na tayo po ay magtiwala sa salita ng Diyos sa buhay. At mamaya nga po, in behalf po ng ating mga kasama sa pauna ni Sir Richard Dua, ay mag-distribute po kami ng mga Bible through Gideon's International na kasama po natin na nakabase dito sa San Pablo. At syempre kasama po ng iba't iba naming mga pastors dito po sa lusod ng San Pablo, ay kami nga po ay narito para maging kabahagi ng inyong pong palatuntunan sa pagtataas ng watawat. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Oh,
gabay, panunupa ng patawad ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong tapang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po muli natin ang ating kanang kamay. Panunupa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Patungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan. At makatulong sa karagdagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at talituntunin ng walang kinikilingan. Sa alang-alang ko ang mga programang mag-aangat sa antas na kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin ng lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makaaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali. Sa lahat ng panahon, sisikapin kong makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasihan nawa ako na may kapal. Quality policy. We in the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. No, mahalagahan po ng Biblia dahil nga po ngayon nga po special working holiday at naroon po ang ating mga malapusto na narito. But atin po tatawagin ang magbibigay po ng konting pagpapaliwanag. Siya po ay isa rin doktor, Beckman, at siya rin po ay isang pastor ng World International Ministry, UWIN. Tawagin po si Dr. Pastor Edwin Rosales. Isang pinagpala at higit na pinagurang umaga po ang ating bati sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat ng manggagawa ng pamahalaan ng syudad, ang ating mahal na syudad, ang syudad ng San Pablo. Sa selebrasyon ng buwan ng pambansang pagpapahalaga sa nilimbag na salita ng Diyos na ang tawag po natin ay Biblia, ay taus-puso po tayong nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos sapagkat ang mga Pilipino ay may pambansa at lokal na pamahalaan na kumikilala sa kapangyarihan at otoridad ng Biblia bilang salita ng Diyos sa buhay ng tao. At ang katunayan po nito, or ang isa sa katunayan nito, ay ngayon nga po tayo'y nagse-celebrate ng ating Bible Month. Unique at kakaiba at naiiba kung ating ikukumpara sa iba pang mga bansa sa malalayong lugar. Ang Pilipinas po ay isa sa mayroong National Bible
4 na ang tao ay di lang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. At ang katagapong ito, ang salita pong ito, ang pangungusap na ito, ay hinango rin sa lumang tipan sa aklat ng Deuteronomy 8:3 sa istorya na kung saan ang mga Israelita habang sila ay nasa ilang ay walang pagkain at maaaring mamatay dahil sa gutom. Ngunit dahil sa habag at biyaya at kapangyarihan ng Diyos, sila ay pinakain ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng isang ang tawag po ay mana, isang pagkain na noon lamang nila nakita, isang pagkain na hindi nila kilala at noon lang nila matitikman at noon lang nila mararanasang kainin. Sa katagang ito'y nagtuturo ito sa atin na ang bawat tao ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na pagkain, kundi pagkain makabubusog sa pangangailangan ng bawat isa sa ating kauhawan, sa ating pagkagutom, sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. Pagkagutom, ang salita ng Diyos ang siyang magbubusog sa ating pangailangan, sa espiritu at kaluluwa na siyang magtuturo sa bawat isa sa atin ng wasto at marangal at may pagmamahal na pamumuhay at pag-ibig at takot sa Diyos. Mga minamahal na kapwa ko San Pablenyo, mga manggagawa ng ating lungsod, ang makapagbibigay lang po nito sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na ang tawag natin sa ating kapanahunan ay Biblia. Makapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat ito'y kanyang kinasihan o kanyang hiningahan ng buhay. Ito po ay nakasulat sa 2 Timoteo 3:16. At gaya ng pagbibigay ng Diyos nung kanyang likhain si Adan po ay nagmula sa alabok, hinulma ng mga kamay ng Diyos, ngunit siya'y nananatiling isang buong alikabok, ngunit naging isang taong buhay, naging isang buhay na nilalang nung siya ay hingahan ng Diyos sa kanyang mga ilong. Inuulit ko po, nagkaroon lamang ng buhay si Adan nung siya ay hingahan ng Diyos. Ang buhay ng Diyos ang siyang inihingan niya kay Adan, kung kaya't siya'y tinawag na isang buhay na nilalang. Ito po ay nakasaad sa aklat ng Genesis 2:7. Kung kaya nga, mga minamahal, dahil sa ang Biblia ay nasulat na salita ng Diyos na kanyang kinasihan, ito ay nagtataglay ng kapangyarihan upang ang tao ay magkaroon ng pagkain pangkaluluwa at pagkain pang-espiritual, at ito ay magagamit o kapakipakinabang sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At ito naman po ang nakasulat sa 2 Timoteo 3:16. Sa pagkilala at pagsunod ng sinuman sa panuntunan ng salita ng Diyos, ang sinuman na yumayakap sa kapangyarihan ito sa kanyang buhay ay naihanda ng Diyos sa pagiging ganap at sa handa sa pagiging sa paggawa ng mabubuting gawain. At ito naman po ang siyang layunin kung bakit kinasihan ng Diyos ang kanyang salita na ngayon ay nilimbag sa ang tawag ay Biblia, at siyang nakasulat sa versikulo 17 ng 2 Timoteo 3. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang ihanda ang bawat isa na siyang yumayakap sa kapangyarihan nito upang siya ay makagawa ng mabuti. Sa bagay na ito, mga minamahal, ay tanging ang Biblia lamang sa lahat ng uri ng aklat na nalimbag simula panunang
puso ang pagsusulat at ang paglilimbag ng mga aklat, tanging ang Biblia lamang ang makapagbibigay nito. Kaya't hindi po tayo makapagtataka, mga minamahal, na ang Biblia ang siya pa rin may hawak ng world record sa pinakamaraming nalimbag, pinakamaraming nililimbag, at maaaring pinakamarami pa rin lilimbagin. Gayon din pinakamaraming nabenta, pinakamaraming nabebenta, pinakamaraming ibebenta sa darating na panahon, pinakamaraming ibibigay, pinakamaraming ipinamigay, pinakamaraming ipinamibigay na aklat sa buong mundo sa bawat araw simula noon hanggang ngayon. Walang nakatatalo sa record ng Biblia. Kaya't patuloy nating yakapin, mga minamahal, ang kapangyarihan at kahalagahan ng salita ng Diyos. Ating yakapin ang bawat turo, ang buhay na ibinibigay sa bawat isa ng Biblia, at ating ipagbunyi na ang ating bansa, ang ating bayang San Pablo ay may kalayaan upang ito'y gamitin at pakinabangan. Mga minamahal, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tanggapin nating lahat ang dakilang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po ang aming bati sa inyong lahat. Salamat, Dr. Edwin Rosales, sa ensayo. At bilang tukod nga po doon, nais ko po na tawagin po ang isa sa siya po nangunguna ngayon sa Gideon, San Pablo, para mamaya po ay kaalisabay kami po ay mag-distribute ng mga Biblia. At narito po para po doon sa response na sinagawa ni Dr. Edwin, tawagin ko po si Brother Richard Nua. Brother Richard. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na makita kayo at salamat po sa pag-ibita sa amin din at nakasama po kami sa inyong pagtitipon, sa inyong pagsasama. Magandang araw po sa ating mga, of course, sa ating honorable counselors and also yung mga kapulisan po natin sa likod. Salamat din po. We are from Gideon's International po. So, kung familiar po sa inyo, di ba pag nagpupunta po tayo sa hospital o sa hotels, meron po tayo nahigit ang mga gantong Bibles. So, ano po ba yung Gideon's? Pakilala ko lang po yun sa aming sarili. Bali, kami po ay samahan po ng mga professionals, businessmen, and ang goal po niyan is talagang magtulong-tulong upang magkaroon po tayo ng mga funds para mag-distribute ng Bibles for free. Ayan po. So, ginagawa po natin sa schools at ngayong araw pong ito, gagawin po natin sa inyo. Kaya po nung sabi ng ating pastor kanina, meron po tayong Bible Month, National Bible Month. So natutuwa po tayo dahil ang ating pong gobyerno, ang ating pong bansa ay nakikiisa sa pagbibigay importansya sa ating Panginoon. Dahil tayo po lahat ay nasa Christian country, pero aminado po tayo na hindi po lahat talaga ay naipamumuhay ang salita ng Diyos. So ito pong Bible na to ay hindi lang po namin ibibigay, kundi sana po ay ito mapamuhay natin. Dahil we believe on the transforming power of the Word of God. So hindi lang po to sa pang-personal, pati po sa ating mga trabaho. Dahil tayo po ay lahat ay may pamilya. Hindi po ba? Lahat po ay may kanya-kanyang mga pagsubok. Yung iba po ay kumakapit. Isang daliri na lang. Di ba? Pero pumapasok tayo everyday. Tingnan natin, lahat po tayo pare-pareho, nakangiti. Monday, mag-work. Pero hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. So, ang Panginoon po, nandito po ang ating power, nandito po ang ating hope. Ang Panginoon po ay mahal tayong lahat at gusto po tayong kausapin through His Word. And we believe na pag ito po ay ginamit natin, hindi lang po sa ating trabaho, sa ating pamamahala, magiging maayos po. Pati po yung pamilya natin, maayos at ang buhay natin. Okay po. So, ito po, i-distribute po namin sa lahat. Mamaya po, aalalayan po kami ng mga official dito para po ma-distribute po namin ng maayos. At sa likod lang po, meron din po dito sa likod. Sasabihin nyo, ano bang gagawin ko? Paano ko po babasahin yan? So, sa likod po, meron po ditong parang explanation. Kasi hindi ko na po ma-explain sa inyo ng isa-isa. Pero dito po, malinaw na malinaw, ano ba talaga ang purpose natin sa buhay? Kasi
Kasi lahat tayo, trabaho ng kahit ng kayo, di ba? Tapos pag mga ano, wala na. So, dapat po pinag-ahalagahan natin ang ating pong buhay spiritual. Dahil hindi po compartmentalize ang ating buhay. Lahat po, family, work, lahat po is spiritual. So, God bless you all po and salamat po sa oras. Thank you. Ayan, napakalawa po. Hindi lang po nagbibigay ng kalaman ang salita ng Diyos. Kung ito po'y ating i-apply, magkakaroon tayo ng transformation sa buhay ng bawat isa sa atin. At bilang Vice President, narito po, tawagin ko muli ang ating mahal na CIO bago sa ating closing prayer, ating mahal na si Sir Gali Dalicia. Sir Gali. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, nabanggit po namin kanina na ito rin ang yung National Autism Consciousness Week, and I would like to call the Directress of Child and Teen Success Intervention Center, Ma'am Ana Oliva. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isang representative from Autism Society of the Philippines. At nandito po kami, kasama po ng aming ibang mga trainees at mga staff para ipahayag ang advokasya po ng aming organisasyon. Makalinga at ma-recognize po ng ating lipunan ang grupo ng may kapansana na katulad po ng autism. Ang autismo ay isang kondisyong medikal na umaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Malamang nakakakilala po kayo o nakakakita ng mga taong may autismo sa simbahan, sa paaralan, sa trabaho, sa mall, sa sinehan o sa ospital. Hindi po sila naiiba sa atin. Yun lang, naiiba ang kanilang pag-intindi ng mga taong may autismo sa mga bagay na kanyang nakikita, naririnig, nararamdaman, nalalasahan at naaamoy. Itinuturing po ng mga doktor itong developmental disorder. Itinuturing po ito ng gobyerno at na isang kapansanan. Ang mga nabubuhay ng may autismo sa pamilya ay may pang-araw-araw na hamon na hindi natin lahat mauunawaan. Sa paggunita po natin ngayon ng National Autism Consciousness Week, ipinagdiriwang natin ang mga nagawa ng pamahalaan para sa mga taong may autismo at ng kanilang mga pamilya. Katulad po ng Magna Carta of Persons with Disabilities, ang Equal Opportunity Employment Act and Anti-Bullying Act, at para sa mga ibang LGU, mga serbisyong para sa mga batang may kapansanan. Ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga samahan katulad ng Autism Society of the Philippines ay tumitiyak na patuloy ng pag-angat ng aming sektor sa mga taong darating. Sana po sa pagsama namin sa inyo ngayon sa inyong flag ceremony ay maging isang inspirasyon at paalala na ang iba po nating mga kababayan ay may mga kapansanan na hindi natin nakikita. Kailangan po nila ng inyong pangunawa at suporta, lalo na kapag kayo ang gumagawa ng inyong tungkulin at naglilingkod sa publiko. Iniiwan ko po ngayong umagang isang hiling at isang paanyaya. Sana po ay pag-isipan niyong mabuti bago niyo gamitin ang autistic bilang kutya o katatawanan. At inaanyayahan ko po kayo na tumulong sa pagtanggap at pagkalinga sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan sa paggawa ng isang pangako. Ngayon po, tinatawagan po namin ang aming pong kasama sa Autism Society, ang person with autism na nangangalan Clarence Jacob Barreto. Itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay bigkasin ng one pangako. One pangako. Ako ay nangangakong kikilos para mahinto ang maling paggamit ng salitang autistic bilang kutsa o katatawanan sa salita at sa gawa. Isusulong ko
ang tunay na pagtanggap sa salita at pagkalinga sa mga Pilipinong may kapansanan sa tulong ng may kapal. Maraming salamat. Ang ating lokal na pamahalaan ay nakikiisa sa 28th taong National Autism Consciousness Week. At ganun din ang pakikiisa po natin sa salitang nalimbag para sa kapakanan ng bawat isang mamamayan sa sandaigdigan. Kaya naman sa araw na ito, atin pong kilalanin din ang mga taong magdiriwang ng kanilang napakahalagang kaarawan. Happy birthday po sa araw na ito. Nagdiriwang ng kaarawan si Ronald Pawang ng City Treasurer's Office, Mary Jane Moises ng City General Hospital, at Shereen Castillo ng City Legal Office, at si Jason Omali ng San Pablo City General Hospital. Bukas naman magdiriwang ng kaarawan si Lobby S. Amande ng City Mayor's Office, si Charlie Sarate ng General Services Office, John Abanzado ng Office of the City Building Official, at Maribel De Banadera ng Sangguniang Panglungsod, at si Julian Magat ng CMO SPC Rehabilitation Center. Sa Miyerkules, magdiriwang ng kaarawan mula sa City Health Office si Kathleen Michelle Galcin, at sa City Prosecutor's Office Marcela Eos Belen. Sa Webes, magdiriwang ng kaarawan mula sa City Health si Maria Lizelle Parahan. Mula naman sa PLSP si Gaudelio Amante. Mula sa Office of the City Building Official si Sherwin Cartabio. Sa General Services Office si Abner Manalo. Sa Sangguniang Panglungsod, ang ating ABC President Ariston Maning Amante. Mula sa City Social Welfare and Development Office, Maria Cecilia de Yograsias. Samantalang sa Biyernes, magdiriwang ng kaarawan mula sa City Solid Waste, Christopher Maghirang. At sa Solid Waste, sa City Treasurer's Office, happy birthday din kay Christopher Anteporda. At sa San Pablo City General Hospital, si Oscar Paolo Mertola. Kahapon ay nagdiwang ng kaarawan ang punong tagapamanihalang panglungsod, ang ating punong administrador, Kuya Larry Amante. O yan. O kaya, dahil masaya ang araw sa pagdiriwang ng buhay, sabay-sabay tayong aawit ng happy birthday. Maaari po ba? Sabay-sabay tayong kakanta. Happy birthday to you. Come on! Happy birthday to you. Sige. Happy birthday.
Singbo tayong lahat ay pumigil tayong manalangin. Aming Ama, mga pangyayari sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. Una, sa patuloy ng pagmamahal mo sa aming pinakamamahal na lusod ng San Pablo. Sa panguna ng aming mahal na Mayor Vicente Bigamante, Vice Mayor Justin Colago, at City Administrator Larry Amante, na kung saan siya nagdiriwang nagdiwang ng karawan kahapon ng aming dalangin, patuloy ng pagpapala, pag-iingat, proteksyon, at patuloy na karunungan ng pagkaloob mo sa kanya. Maging sa aming mga minamahal na department head, sa lahat po ng kawani, lahat ng departamento ng aming pamahalang lusod ng San Pablo, kayo po ang manguna. Tunay na may dinadala kaming mga problema sa aming mga pang-araw-araw na pamuhay. Subalit salamat sapagkat ikaw ang nag-iingat at patuloy na nagpapala sa kanila. Samahan mo sila, Panginoon. Kung sila man ay mga suliranin, alam namin na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan at laging sasamahan mo, lalo na kung ang iyong salita ay kanilang pangahawakan at sila ay magtitiwala sa iyo. Kung kaya, Panginoon, ngayong umaga, ang aming pong dalangin, iniiwan po namin ang pagpapala, ang pag-iingat at ang patuloy na biyaya, hindi lang sa bawat departamento at sa kanilang mga trabaho, kundi sa kanilang mga mahal sa buhay na iniwan nila sa kanilang mga tahanan. Patuloy na ibayong proteksyon, pag-iingat at patuloy na pagmamahal ang ipalamo mo sa bawat isa sa kanila. Sa inyo po, Panginoon, namin ipinabalik ang mataas na papuri sapagkat alam namin na ang lusod ng San Pablo, ang lusod ng Pitundawa ay iyong minamahal at nais mo na magkaroon ng pagbabago ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you so much. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. Muli sa inyo pong lahat.